Higit pa raw sa tibay ng bato ang alyansa ng Amerika at Pilipinas na ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken ay prioridad ni U.S. President Biden. Inihiyag niya sa kanyang pulong yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Secretary of State ng Amerika ang katumbas ng Foreign Affairs Secretary. Siya ang Chief Foreign Affairs Advisor at tagapagpatupad ng Foreign Affairs Policy ng Pangulo ng Amerika. Hatid ni Blinken ang mensahe mula kay U.S. President Joe Biden na buo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. But I think so important to us is even as we're dealing with those other challenges, our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific at large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. It's an absolute priority for President Biden and it's why he has me to do that. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagbisita nito ni Blinken na ikalawa na sa kanyang administrasyon. Sa gitna ng maraming issue kinakaharap ng dalawang bansa, kabilang ang tensyon sa Indo-Pacific region at sa South China Sea. I hope that all these efforts you're making have met with some success because it's a great importance to us, as you well know, as you have said, as we have just spoken about before. These things are somehow toned down. I can't see how you're going to do it, but I think that some easing of tension from these will be seen in the near future. Kasabay ng pagbisita ni Blinken, kinumpirma ng White House sa magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit sina Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Gagawin ito sa Washington, D.C. sa Amerika sa April 11. May hiwalay ding pulong sina Biden at Marcos. Ang Japan at Amerika ay kabilang sa mga bansang hayagang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsusulong sa pagsunod sa international law at isang malayang Indo-Pacific region. New horizon of cooperation is also incredibly promising, but it's building on the very strong foundation in our countries where we have the same priorities, whether it's economic development, whether it's dealing with climate change, with food security, of course upholding international law. All of these things are front and center. Magaganap ang pagpupulong na ito sa panahong mas nagiging agresibo ang China sa ikinikilos sa West Philippine Sea na patuloy namang pinapalaga ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issue sa pagitan ng Pilipinas at China dahil hindi raw ito kasali sa issue sa South China Sea. Dagdag nito, isasagawa raw ng China ang anumang kakailangan ni hakbang para depensahan ang karapatan at interes ito sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Nakatutok 24 oras.